Iginit ni House Speaker Martin Romualdez na dapat managot si Vice President Sara Duterte sa kanyang binitiwang banta nitong weekend. Saksi, si Maki Pulido. Sa plenaryo ng Kamara, sinagot ni Speaker Martin Romualdez ang mga banat ni Vice President Sara Duterte. Nakakaalarma at hindi raw maaaring palampasin ang pag-amin ng bise na may kinontrata na itong papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Romualdez. Dahil delikado raw ang mga ganitong pananalita, kailangan siyang panagutin. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people. A message that violence can be contemplated by those in positions of power. Giit ni Romualdez, panglilihis sa tunay na issue ang mga pang-aakusa ng Vice President. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Sinita rin ni Romualdez ang hindi pagsunod ng bise sa mga protocol ng Kamara. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. Pagkatapos ng talumpati ni Romualdez, nagsalita na rin ang ilang kongresista para kondenahin ang mga pahayag ng pangalawang pangulo at may nanawagang maimbestigahan para mapanagot siya. The House must take immediate action. We must call for a full investigation into the Vice President. Mr. Speaker, the behavior cannot just be tolerated. And we demand that the Vice President face the full force of the law for her actions. We cannot and will not allow anyone, even the Vice President, threaten the very foundation of this Republic. Ipinasa rin ng mga kongresista ang resolusyong nagpapahayag ng suporta sa Pangulo at Speaker. Matapos ang talumpati, nagpicture-taking naman ng mga mambabatas kasama ni Romualdez, kabilang dyan ang mga kaalyado ni VP Sara na sina dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang talumpati ni Romualdez, napanood naman ni VP Sara na nasa loob ng kamera noong mga oras na yon. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang pahayag sa mga sinabi ni Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.